law dito sa Pilipinas na nagsabi na bawal maglagay ng cucumber sa shawarma. And I hereby... I will support that law na bawal maglagay ng cucumber! In-order ko shawarma, hindi empanada! What the hell? So, yeah, mabuhay guys! I'm your host Jade. Welcome to JadeTv Food Vlogs, Episode 5. Yeah, hindi na ako sigurado Episode 4 or Episode 5, pero today, meron daw shawarma dito sa Pilipinas na masarap at tastes like Middle East shawarma. Ew! So titingnan nga natin siya ngayon. Nandito na ako sa labas, naka-hazard lang kami, nasa kotse kami. So let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melting potluck shawarma. So titingnan natin siya guys kung talagang masarap siya o order tayo sa grid. So let's go na. Baba na tayo ng kotse. 2,000 years later. So yun nga guys, umorder na tayo ng shawarma. Pag-ihintay lang natin order natin. Makikita nyo sa pictures nga dun, merong ang shawarma pulutan, wow, saka shawarma rice. Hindi ko alam kung ano yun, kaya di ko yung in-order yun. Tinanong na naman ako kung may cheese. Actually, pinalagyan ko ng cheese. So titingnan natin kung anong lasa niya na may cheese guys. Pero... actually, ito ang sala rin, no? Ito may sabi masarap daw dito. Ahambalusin ko to ng shawarma pag hindi masarap dito. Kita sa menu sa pictures dyan nga, merong ang shawarma pulutan sa shawarma rice. Medyo, I got confused nung nakita ko yun. Bakit may shawarma pulutan? Oo, pinupulutan ko yung shawarma, pero dun parang may sisig na kasama. Ewan ko lang, ha? Sana okay itong shawarma na to kasi 3 weeks na nga ako dito, nag-crave ako sa shawarma. Iniiwasan ko yung Turks, saka yung shawarma shop kasi... natatakot ako baka magbigla akong mag-rage doon pag natikman ko yung shawarma nila. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich shop. So dito nga daw, masarap daw dito sabi nito. So titingnan natin talaga. Gawin ng bahay actually, tapos hindi masarap yung shawarma, wala na akong chance mag-rage. So dito kami kakain para may chance pa ako mag-range pag di masarap. A few minutes later. So ito na nga guys, tumating na ang order natin. Kaso ito nga ang large shawarma. Wow! This is actually dun sa kapatid ko, uwi namin sa kanya. So kung hindi masarap, bahala sa buhay niya. Ito ang sa amin, tig-isa kami ng shawarma. Actually, there's a good sign. Nakakita ko ng Turkish na tao sa loob. So that's a very good sign. Na may Turkish sa loob and that means na alam nila kung anong ginagawa nila. Shut up and take my money! Ito na nga tayo. Ito ang shawarma, bubuksan na natin siya. Alright, ito na nga. Ito ang shawarma guys. Ito na ang shawarma. So let's do the first bite. Ang shawarma na to. Nani? Omae wa mou shindeiru. Actually, mukha siyang empanada. Mukhang empanada yung shawarma, men. Oh, ito yan. Mali yung empanada talaga siya. Kahit mukha... ginagawa mo! Kahit actually mukha siyang empanada, what I can say is, legit. Legit to, legit. Wow! Hindi ko siya mako-compare sa mga lasa sa Istanbuli or sa Turkish. Lasa niya yung mga sa coffee shop lang. Na shawarma sa Oman. Mga nasa coffee shop ba? Yung mga bulbul coffee shop, yung mga ganyan. Ganun ang lasa niya. Kadagyan natin yung sauce. Sweetie ata itong sauce ayun. Panghang eh. Yeah! Yan. Ang sarap. Tama lang. Just one tissue. Kita nyo naman sa ibang food vlog sa akin. Ang lakas ko sa tissue, di ba? Nani? Bakit may cucumber tong shawarma? What the hell is this? This should be illegal. Guys, sinasabi ko sa inyo. Ako, I hate cucumber actually. Hindi ako makain ng cucumber. Ang daming cucumber ng shawarma, men. Bakit may cucumber ng shawarma? Shit. I'm sorry, legit yung lasa ng meat. Tama yung pag-grind ng meat. Pero may cucumber siya. Pisti. Tawag ko dyan pisti. Ipapakulong ko yung gumawa. Ipapakulong ko sila. Kasi may cucumber yung shawarma. Ano yung cucumber? Dad, ang daming cucumber. Kalahati nga cucumber laman. Why do you have to do this? Ang sarap na ng meat. Kaya may cucumber.
Masarap na sana siya, kaso may cucumber siya. That's the thing. So nga guys, naubos na nga. So it's actually 120 one piece. Kaso nga lang, dito napapaisip ako guys. Baka to, kalahati na ito cucumber naman. Kasi tired yan. Hindi pa lang umahan ng gulay yun. So, bahala na sa buhay ang kapatid ko guys. Tingnan natin kung anong reaction niya mamaya. Kung magustuhan niya yung shawarma o baka itapon niya lang. Kasi nga may cucumber. Hindi ko in-expect yun. Grabe. I was shocked to know that may cucumber yung shawarma dito. Ikaw may kasalanan yan eh. Hindi mo sinabi may cucumber yung shawarma. Si ate rin eh. May cucumber. Cucumber ka ng cucumber. Cucumber nga. Pickle Rick. I mean, it's Pickle Rick. Iba yun eh. Diba si Pickle? Pickles yun. Masarap yun. Pickle Rick cucumber. Ano mo yung... Ay, sorry. Pickle yung cucumber. Magkaiba pala yun. Ang masasabi ko lang is, okay naman siya. Nagiging issue sa shawarma yung sa meat. Yung pag-grind ng meat, di ba, parang giniling. Dito tama yung pag-grind niya. Same doon sa Oman. So, walang issue doon. And of course, doon rin lasa ng meat. The only thing is, actually, ang gamit pa rin nila is mayo. Hindi garlic mayo, mayo eh. Iba pa rin yun. Iba kaya nag-iiba ang lasa. Pero okay naman siya. Legit, legit yung lasa niya. Malapit na sa real shawarma. Kaso nga na may cucumber. Cucumber, man. Cucumber is the worst thing to put in a shawarma kasi nagbi-blend yung lasa niya at nag-iiba yung anong lasa talaga ng shawarma na meat. Siguro may fault rin kasi na hindi all meat yung in-order ko. Pero talagang walang cucumber ang shawarma! Bago pala matapos to, shoutout natin yung Coca-Cola. Sana i-sponsor na. Baka naman mag-Christmas na, di ba? Di ba? Masaya kayo pag-Christmas. So, shoutout sa Coca-Cola. Kahit unlimited supply lang ng Coke, masaya na ako. So, let's go Coca-Cola! Thank you sa sponsor! Merry Christmas! Yun lang guys, salamat sa panunood ng vlog na to. Marami pa tayong shawarma vlogs na ilalabas. May narinig pa akong mayroon daw pork shawarma. Parang binastos nila ang Muslim country sa ganon. May pork shawarma. Ano nakalagay? Diyan po naman nakalagay si Lord ng pork shawarma. So, itatry natin yung next time. Salamat sa panunood guys ng food vlogs natin. Again, I'm your host Jade. Coca-Cola. Salamat sa panunood and I'll see you next time. If you enjoyed this video, then don't forget to click like and to click the subscribe button below. Mabuhay! Again, I'm your host Jay and I'll see you!